Hi guys, it's me Ange. Welcome back to another travel vlog. Today, kasama natin ulit ang buong fam and mag-staycation tayo sa isang place na hindi kalayuan sa Manila pero super worth it ng place and experience. Today, pupunta tayo sa Crosswinds Resort in Tagaytay and excited ako pumunta doon dahil isa yon sa pinakapaborito kong place. Ang ganda ng view, parang nasa ibang bansa. Kung stress ka sa work, maraming iniisip, or gusto mo lang mag-unwind, this is the right place for you. Before anything else, gusto ko munang mag-thank you kay Porcelana Beauty. Ayan, pinadala nila tayo ng Porcelana Care Oatmeal Lotion. It is loaded with moisturizing active such as shea butter, organic sunflower oil, meron din siyang aloe vera extract, and vitamin E for skin repair. Maganda siya dahil comparable ito sa existing na ginagamit kong lotion na Oilatom Cream. Oilatom Cream costs around 650 pesos. And good news itong Porcelana Oatmeal Lotion para sa akin na sobrang dry ng skin dahil sobrang mura lang nito. And yung effect na nakukuha ko from Oilatom Cream is same effect na nakukuha ko from this oatmeal lotion. Sobrang hydrated and moisturized yung skin ko. And ang cost lang nito is only 150 pesos. Available to on Shopee. Ilalagay ko po yung link dyan sa description box down below. Kung excited kayo on this video, please give me a big, big thumbs up and hit that subscribe button. Please subscribe! 1 hour ang travel time namin from Manila to Crosswinds Resort in Tagaytay. That is via Skyway, Calax, and Santa Rosa exit. You can also use Waze, just pin Crosswinds Resort Suites. It's Holy Week nung nagpunta kami dito kaya mabilis lang ang travel namin. Upon entering their vicinity, their security guard will guide you. Ayan, you will pass by Napa and then straight ahead, meron kayong makikita na guardhouse. I-register lang kayo there and after that, they will give you the directions going to their hotel. Sobrang ganda dito. In a snap, parang kang biglang nasa Baguio. This is my favorite place to go to kapag gusto ko lang mag-unwind, relax, muni-muni, and kung mahilig ka sa nature, this is the perfect place for you. We're here in Crosswinds Resort Suites. They have 3 towers sa hotel nila. Ayan, naghanap lang muna kami ng parking. Pwede kayo mag-park dyan sa side. And you can also turn right. Meron din silang parking dyan, pababa doon. Ayan. After nyo mag-park, you can proceed to the reception area. I suggest na i-drop nyo muna yung mga things nyo sa reception area or kung saang tower kayo nakabook, meron silang receiving area there. Mahirap magpitpit ng mga gamit dahil pataas yung daan nila. Papanit. Di ba? This is Undersense. On the left side, makikita nyo ang reception area nila to get your keycard. Three-bedroom suite ang binook namin from Agoda at 16,500 pesos for overnight stay. You can check out their accommodation rates through their website at crosswindsresortsuites.com. Oh my, second floor! Smells good, Gab! The place is so amazing. The place is so amazing.
Welcome to your... Uy, papanik Ate Resiga ba? So, two beds dito sa first room. Meron ganyan. Meron din cabinet doon. Let's see, are you wrong? Second room. Antarat. There. Ang bango! I like the scent. Tapos itong cabinet nila sa second room natin. Oh, antarat. Sa taas. Kitchen. May microwave. Ayan, taray. Ha? May ano? Lanay? Ay, ano? Oo, pwede maglaba. Tapos may cabinet. May naman kayang mga cooking utensils. Ha? Oo nga eh. Diba? Tapos may ref sila din. Let's go up. Woohoo! Ang ganda dito. Ang laki. CR nila. Third bedroom. Ano? Tapos may cabinet din. Ganda dito. No? Ah, ganda ng view! Diba? Pang tatlong pamilya ka siya. So, 2 minutes walk lang from our building. Building ba tawag doon? Andito na kagad ang Dear Joe. Bibili kami ng food namin dito. Kasi, hindi kami maka-order ng food from the hotel. Wala pang sariling restaurant ang hotel nila, pero may mga restaurants naman within the area. Pwede rin kayong mag-order ng food via Foodpanda. I suggest to buy your food outside first before check-in. Dahil nagpunta kami dito holiday, kaya ang serving time nila dito sa windmill is 40 minutes. Kaya naman nag-order na lang kami through Foodpanda. Ako no, canceled na yun no. Dito ako makikita, di ba? Busy daw yung mismong dining. Oh, ayun no, canceled. Kasi Good Friday nga. Dapat talaga maganda na ng food kapag bago pumunta. Oo nga. Magdadala na ng food. Kasi tamo yung mga restaurants din.
ano, sobrang daming tao, no? Katulad dun sa taas sa Dear Joe, 40 minutes to 1 hour ang serving time nila. Kasi nga Good Friday, no? So, mas okay kung pupunta kayo dito na may food na bago mag-check-in. Yan, dumating naman yung order namin after an hour. Meron kaming sinigang, shrimp, meron ding chop suey, and others. After dinner, naglakad-lakad kami outside. Medyo hindi senior friendly yung lalakarin nyo from the hotel going to Dear Joe and Windmill Restaurant dahil pataas siya. Kaya naman, si mother, medyo hirap siyang pumanik, kaya binuhat na lang namin. Yan, ipasan nyo lang ganyan. Maganda dito sa gabi dahil maraming ilaw and masarap maglakad-lakad, mag-chill, ayan, coffee ka lang dyan or have some snacks. So, papanik kami going sa breakfast. Ito yung reception area ng hotel. Dito lang, merong hanggan sa gilid. Papanik. Under renovation ang phone nila connecting to the reception area. Kaya naman binigyan nila kami ng number via Viber para makontakt namin sila if ever we need something. After breakfast, mag-swim na kami and nag-request lang kami sa reception area ng shuttle. This is for free going doon sa ano swimming pool area nila.
may mga attendants sa pool area nila and dun kami nag-request ng shuttle pabalik sa hotel for check-out. Park kami dito para mag-picture taking dito sa big chair. Yan, pwede mag-park dyan. One side parking.